Yo, what's up mga kaibigan? Halina tayo magkwentuhan. So kahapon nga ay trending na naman si Ja Morant matapos na gumawa ng isang poster dunk kontra sa Indiana Pacers. Sa isang game kung saan nakuha din nila ang panalo, siya ay gumawa nga ng 23 points and 10 assists dyan. Ganun pa man, halos every game nga ay given na na may viral post ang social media account ng NBA o kaya naman ang mga highlight pages tulad ng House of Highlights ng mga kakaibang dunks, acrobatic moves o mga chase down blocks si Ja Morant. Kaya naman pumangalawa nga siya kay Stephen Curry sa year 2022 para sa NBA player na nag-generate ng most views sa social media. At dahil nga dito ay nag-post kahapon si Ja Morant ng tweet na kung gusto mo nga daw na mag-viral ay sumama lang daw sa kanyang tumalon. Sinabi niya din na ang sapatos umano ang totoong dahilan. Matalino nga itong marketing strategy para sa kanyang bagong sapatos. Sinabi din ni OG Kevin Garnett na kapag tiningnan natin ang mga in-game dunk highlights si Ja Morant ay kaya na nga daw nitong makipagsabayan sa mga pinakamatindi sa kasaysayan ng NBA. At totoo nga ito mga kaibigan, ilang taon pa lang nga si Ja Morant sa NBA ngunit ang mga highlight plays na nagawa na niya ay talagang napakatindi na. Ang hiling lang nga sa kanya ng marami ay maiwasan niya ang injury dahil talagang ibang klase nga ang kanyang athletic ability. At nakita na natin ito noon kay Derrick Rose, ang youngest MVP ever ay hindi natin nakita ang full potential dahil sa mga injuries. At katulad nga ni Rose noon, ang Memphis Grizzlies ay transform ni Ja Morant sa isang contender sa loob lamang ng ilang taon. Kaya naman kudos nga sa kanya. As of now ay may average si Ja Morant at 27.4 points, 5.8 rebounds and 7.9 assists per game. Pinapangunahan niya din ang Memphis Grizzlies sa record at 29 wins and 13 losses. Definitely MVP worthy nga yan kung sa ibang season niya ginagawa ang mga stats na ito. Dahil sa ngayon ay halimaw lang talaga ang mga ginagawa ng tatlong international stars si Nikola Jokic, Luka Doncic at Giannis Antetokounmpo. Ano ba masasabi nyo tungkol dito? Ngayon ay tumungo naman tayo sa isa sa mga games natin sa araw na ito, ang bakbaka ng Golden State Warriors at ng Chicago Bulls. Well, to start the game ay maganda ang naging simula ng Bulls at minalas naman ng Warriors. Mainit nga si Zach LaVine at talagang sinusulit niya ang pagiging number one option habang namamahinga si DeMar DeRozan. Natapos ang unang quarter sa score na 35-20 in favor of Chicago Bulls. Sa second quarter naman ay bumawi nga ang Warriors sa pangunguna ng Splash Brothers at ni Anthony Lamb na outscore nga nila ang Bulls 42-24 sa quarter na ito dahilan upang mabaon ng 3-point lead sa halftime 62-59. 14 points na si Anthony Lamb, 14 points din si Klay Thompson at 12.7 rebounds naman si Stephen Curry. Sa Bulls naman ay 18 points si Nikola Vucevic at 12.7 rebounds din si Zach LaVine. Sa second half naman ay tuluyan nga nag-collapse ang Warriors na outscore sila ng Chicago Bulls 73-56 upang makuha ng Bulls ang panalo sa score na 132-118. 43 points, 13 rebounds si Nikola Vucevic, 25 points, 9 rebounds and 6 assists si Zach LaVine at 12 points, 9 rebounds, 7 assists naman si Alex Caruso. Sa Warriors naman ay 26 points si Klay Thompson at 20 points, 10 rebounds si Stephen Curry ngunit may 8 turnovers nga siya.